ay nasa bawat isa na nananalig at nagtitiwala sa iyo. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for everything. And I pray that you open our mind, open our heart, open our eyes to the truth, O Lord, that you're going to reveal today. In Jesus' mighty name, amen and amen. So, magandang umaga po sa bawat isa na katunghay ngayon. Hallelujah. Ito po, tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng justification, no? Justification by faith, yung pagkawalang sala sa pamagitan ng pananalig. So sa mga unang argumento, pinakita ni Pablo, unang-una in our personal experiences, yung power ng faith unto salvation. And then, sabi nga, binigyan niya ng halimbawa sa pamagitan ni Abraham, yung tinatawag nating pananalig na nagbigay ng katwiran, righteousness, kay Abraham. That's why he was called the father of faith. At ang sino man na may pananalig ay ituturing ng mga anak ni Abraham. Today we are going to talk about the curse, yung sumpa ng kautusan. Pinag-uusapan ito ngayon sa Galatians sapagkat nang bumalik si Pablo sa Galatia from his missionary journey, ay merong mga nagturo sa mga taga-Galatia ng mga bagay na hindi sapat ang pananalig para maligtas ang tao. Pinipilit nila na sila ay tuliin at sumunod sa mga paniniwala ng mga Hudyo. So brothers and sisters, today, hallelujah, we're going to talk about the curse of the law. No? Yung kautusan. No? Hindi masama ang kautusan. These are still the word of God. Pero the knowledge of the law will save no one. No? Tingnan natin. Galatians 3:10. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. So kapatid, if you decide to follow the law, yung sinasabi ng kautusan, you need to follow every word, everything in the law. Pag hindi mo nagawa yung isa, so automatically, hindi mo nasunod to. Nagkasala ka at ang bunga nito ay sumpa. Hallelujah. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? No? Maliwanag ang sabi dito, you cannot be saved. You cannot save yourself by works. Walang taong naligtas o napawalang sala sa pamagitan ng mga gawa. Ano ibig sabihin niya? Naalala ko na may lumapit sa Panginoon, tinanong siya paano siya maliligtas. So sinabi ng Panginoon yung mga kautusan, no? And then sinabi nung young man, ginawa ko na po yan. Pero sinabi nung tinignan siya ng Panginoon, sabi niya, ipamigay mo, isuko mo yung kayamanan mo at ipamigay mo at saka sumunod ka sa akin. So malungkot po na umalis yung tao. Why? Bakit po malungkot? Kasi napakalaki ng kanyang kayamanan. That sometimes we thought we are obeying those commandments. Pero ang totoo, nag-fail siya doon sa number one. That in everything, no, above everything, above all the wealth in this world, love God. No, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. So if he failed to do the law number one, the number one law, automatic everything failed. At siya ay nasa ilalim ng sumpa. Huwag tayong magkamali na kapag tayo ay naging Kristiyano na,
ay hindi na natin susundin ang sampung utos ng Diyos. Supposed to be, ang pagkakaiba nito sa ating faith is when we accepted the Lord Jesus Christ, the result of our faith is good work. Hello? Huwag kayo mabigla, ano? Na ang bunga ng ating pananalig ay mabuting gawa. Kaiba ito sa tinuturo ng mga Judaizer na ang tao'y maliligtas sa pamagitan ng mga gawa pagsunod sa kautusan at sa pananalig sa Panginoon. They cannot be. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, hallelujah, tuloy natin, there is curse sa mga taong nasa ilalim ng kautusan. Ilagay nyo nga po sa inyong comment section, sumpa mula sa kautusan. No? Ulitin ko, sumpa mula sa kautusan. Ano ibig sabihin nito? If you are going to check on Deuteronomy chapter 27, verse 15 to 26, ito po, basahin natin. Grabe, no? Sumpain ang sinumang gumawa ng anumang larawan upang sambahin kahit palihip. Ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Ang kapulungan ay sasagot ng Amen. Grabe, no? Hello? Basahin nyo nga po. Tingnan nyo po mabuti. These are all written in the Bible. We cannot refuse the truth. Pag tinanggihan mo ang katotohanan, then you are still under the curse. Hallelujah. So, verse 15, take note of that. Wala nang ibang paliwanag yan. Diretso na, maliwanag na. Number 2, sumpain ang sinumang hindi marunong gumalang sa kanyang mga magulang. Ang sagot ng kapulungan, Amen. Grabe, no? Sunod, sumpain ang sinumang magbago sa muhon ng lupang kanyang kahanga. Ang sasagot ng kapulungan, Amen. Ano yung muhon? Yung po yung boundary, yung legal ground, yung legal boundary ng isang property. Ibig sabihin, pag kung minub mo yon, ibig sabihin nag-trespass ka, nag-input ka sa isang bahagi ng lupa. Okay? Kasi po yung muhon na yon, yung po ang basis ng stakop ng isang lupain. Hanggang ngayon ginagamit pa rin yung sistema na yan. Okay? So, ibig sabihin, yung pandaraya is also a curse, a sin that produces curse. Sumpain na sino man magligaw sa bulag. Naku po. Ibig sabihin, yung mali na nga ang ginagawa, gagabayan pa ng mali rin ang ginagawa. Number, susunod, sumpain na sino mang magkait ng katarungan sa mga taga-ibang bayan, ulila at babaeng balo, ang isasagot ng kapulungan. Amen. A person who do nothing, ang taong walang ginagawa, ay sabi nila, wala akong ginagawa, so di ako nakakasala. Hindi ako gumagawa ng masama. No? Pero wala kang ginagawa. Wala kang ginagawa, no? Mabuti o masama, then nakakasala ka pa. Hello? Today, ano gagawin mo? Gumawa ng mabuti o masama? You choose. Walang neutral. Okay? So, mga kapatid, nakikita nyo how complicated is the law. Kaya nga ang bunga nito ay sumpa. Sumpay na sino mang sumiping sa asawa ng kanyang ama pagkat sa gayo'y binibilad niya ito sa kahiyan, ang sasagot ng kapulungan, Amen. Sumpain na sino mang sumiping sa anumang uri ng hayop, ang sasagot ng kapulungan, Amen. Sumpain na sumiping sa kanyang kapatid na babae, kahit yaw'y kapatid lamang sa ama o sa ina, ang sasagot ng kapulungan, Amen. Sumpain na sino mang sumiping sa kanyang biyenang babae, ang sasagot ng kapulungan, Amen. Sumpain ang sino mang papatay sa kanyang kapwa, ang isasagot ng kapulungan, Amen. Sumpain ang sino mang magpapaupa sa pagpatay ng kapwa, ang isasagot ng kapulungan, Amen. And 26, sumpain ang sino mang hindi pa sasakop at susunod sa kautusang ito, ang isasagot ng kapulungan, Amen. So nakita natin mga kapatid yung katotohanan na sinasabi ng verse 10, Hallelujah.
Nang sabi dito, ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Kung nasusunod ko naman yan, Pastor, okay. Unang-una, nagsisinungaling, kung ikaw ba ay nagsisinungaling, that is still a sin. Kapag ikaw ay nag-isip ng masama sa kapwa, that is already murder. Pag yung tinatawag nating pagpatay, lalo na kung galit na galit ka, sinusumpa mo na yung tao. So, in a way, yung komplikasyon ng kasulatan ng kautusan ay salip na magbigay ng kalayaan sa tao ay nagbubunga ito ng pagkaalipin, no? So, he is subject if we have 10 commandments. So, subjected siya doon sa 10 commandments. Kung isa doon ang hindi niya nagagawa, then he fall under the curse of sin. Kaya nga mga kapatid, walang maliligtas. You cannot be saved by works. You cannot be saved by works. Hindi ka maliligtas sa pamagitan ng mga gawa. Tuloy natin. Hallelujah. Sabi ng Ezekiel chapter 33 verse 12. Grabe, no? Tao, sabihin mo rin sa iyo mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanila upang magpakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya parurusahan, ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, parurusahan siya. Grabe. So, if he started to be obedient by words, by the law, then at the end, nag-fail siya. Then, lahat ng kanyang ginawang kabutihan ay nawawalan ng kabuluhan dahil sa kasalanan kanyang nagawa. Tuloy natin. Sinabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay, ngunit kapag nanghawak siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama, mawawalan ng kabuluhan ng kanyang kabutihan, mamamatay siya sa kasamaang kanyang ginagawa. I remember one time when we have shared the Word of God in Batangas, na meron kami kinausap at sabi niya, hindi naman siya masamang tao. Hindi naman siya nagnanakaw. Hindi naman siya pumapatay. So, sa tingin niya sa kanyang sarili na siya ay matuwid. Pero ang totoo, wala sinumang matuwid, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. No? Wala matuwid ni isa man maliban sa Panginoong Jesucristo. At sabi ng 33 verse 18, mamamatay ang matuwid na magpakasama. So, kusatan ng buhay niya, gumawa siya ng pagsunod, pagiging matuwid, pero sa bandang huli ay nagkasala siya o nakagawa siya ng isa, then everything falls under curse. Grabe. Yet, ito ang magiging buhay ng sinuman na nasa ilalim ng kautusan. Walang kalayaan. At tunay nga, ang kautusan pa nga ang naging eye-opener sa mga bagay na kanila nagagawang masama. Hallelujah. Verse 11, maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So it is very true. Nakuha nyo. Kaya nga mga kapatid, na sinabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, sumunod ka sa akin at pagpapalain kita. At ang mga bansa, sabi nga, whoever curse you, I will curse, and whoever bless you, I will bless. Sa pamamagitan ni Abraham ay mapagpapala ang ibang mga bansa. Ano ang tinutukoy doon? Tinutukoy doon na hindi si Abraham, kundi ang Panginoong Jesucristo na mula sa lipi ni Abraham. And then, sabi nga natin, ito ang daylan upang ang lahat ng tao sa mundo na naman nanalig sa kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. So kapatid, no one is justified by work. We are justified by faith. Ang pinawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. What is the difference between the two? Ang taong nasa ilalim ng kautusan ay nag-e-effort, kumikilos para masunod niya ang lahat ng kautusan. Pero kulang ang kanyang kakayahan. Hindi niya kakayanin sa kanyang sariling pagsisikap. No? Sabi ng verse 11, English version, but that no one is justified by the law in the sight of God is evident,
for the just shall live by faith. In other version, nasabi dito, righteous people will live because of faith. Because of faith, clearly no one is justified before God by the law, because the righteous will live by faith. Ano ang gustong bigyan din dito ng Panginoon? Unang-una, ang sabi dito ni God intends for you to be saved by faith. So ang gusto ng Panginoon, ang gusto ibahagi ni Pablo, na nais ng Diyos maligtas ang lahat, at ito ay sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise God. Verse 12, ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. So, without Jesus Christ, people who are subject under the law are destined to fail. Sila ay nakatadhana na mapahamak. Maliban na lang kung sila ay manalig sa Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Why is it necessary, Pastor, na ituro ang mga bagay na ito? Justification by faith o pagpapawalang sala sa pamagitan ng pananalig. Everything follows in the name of Jesus. Everything is in all order, no, because of Jesus Christ. There is salvation in Jesus Christ. There is redemption in Jesus Christ. So, yun yung mga bagay na yun. Mga kapatid, because of the failure of men to follow the law, these men are under curse. And the only way para sila ay lumaya mula sa sumpa ng kasalanan ay kailangan nila ng isang tagapagligtas, at yan mismo ang Panginoon Jesucristo. Kaya mula sa langit siya ay nagkatawang tao, hinubad niya ang lahat ng karangalan ng pagiging isang Diyos, at buong pagpapakumbaba na inialay niya ang kanyang sarili bilang hain, buhay, para sa kaliligtas ng sanlibutan. Hallelujah. Because of Jesus Christ, hindi po tinanggal yung 10 utos, kundi sa pamagitan ni Kristo, ang bunga ng kautusan na sumpa ay naputol dahil kay Kristo na siya nagbayad sa lahat ng kasalanang nagawa ng tao. Kasama nyo, kasama ko, tayong lahat na nagkasala ay binayaran ng Panginoon. Hindi po yan itinabi o itinago, no? Everything ayon sa katarungan, no, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So every sin we committed, Jesus paid everything for our salvation. Hello. Kapatid, lahat ay binayaran ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, isulat mo sa iyong comment section, malaya ka na dahil sa pananalig. Malaya ka na dahil sa pananalig. Hallelujah. Yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. Kaya nga kapatid, kaya gustong itama, iwasto ni Pablo ang mga maling katuruan, no? That work cannot justify people. Yung tinatawag nating obedience of the law will never save no one. No, walang maliligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. But praise God, God is good, God is great, that from heaven, He came to earth, experienced our pain, and then offered Himself completely in full obedience to the cross. And He died on the cross. After 3 days, He is now alive. Buhay ang ating Diyos. I want you to type that in the comment section. Buhay ang ating Diyos. Hindi siya nanatiling patay. Dilupig niya ang kapangyarihan ng kasalanan
Lilubig niya maging ang kamatayan nang siya ay muling mabuhay. Kaya sino mang nananalig sa Panginoong Jesucristo ay muling mabubuhay. This is the truth. What is more important is not your healing. The most important part of our life is not gaining wealth, but having salvation through faith in Jesus Christ. Mas mahalaga yun kaysa sa ating problema. Mas mahalaga yun because the redemption power of Jesus Christ and death from sin. Pinutol niyan, mga kapatid. Kaya sabi ng verse 13, tinubos tayo ni Kristo, binayaran niya lahat ng ating kasalanan, item by item. Kaya kung ang isang tao ay nagkasala ng milyong kasalanan, this million sins he committed since his birth, kapatid, binayaran ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga, na magkasala si Eva at Adan, lahat ng isinilang mula sa kanila ay may dala-dala ng kasalanan sa kanilang buhay. But because of Jesus Christ, faithfulness, but through faith in Jesus Christ, now, pinalaya tayo. Mga kapatid, your freedom is the result of God's sacrifice. Jesus came on the cross. Yung kanyang, yung mga latay na kanyang tinanggap, yung pang-aalipusta, yung pananakit ng mga tao, yung pagpapapasan sa kanya ng krus, at yung pag-ikot niya sa buong Jerusalem na ipinahayag doon ang kahiyan sa katawan ni Kristo sa kasalanan na hindi dapat siya ang naroon, kundi tayo. Never forget, mga kapatid, He took our place on the cross. Number two, He took our curse from the cross. And then, number three, He took our shame because of sin. At tunay nga, He clothed us with His robe of salvation, yung kanyang damit ng kaligtasan. Hallelujah! He became a curse. Ang taong walang kasalanan ay naging kasalanan. At ang bawat ang kanyang sakripisyo sa krus, ang siyang nagtumubos sa atin mula sa kasalanan na ating nagawa, mula pa sa pagkasilang hanggang sa kasalukuyan. Hallelujah. Praise God for that. Huwag niyo kakalimutan ito, mga kapatid, that Jesus did everything so that we can be saved. Sabi dito, tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang pinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaati ng Espiritong pinangako ng Diyos. So it is very important that our faith in the Lord will serve as a door of opening so that the blessing promised to Abraham will come into fulfillment sa buhay natin. Only by trusting, believing in Jesus Christ that the true blessing will come upon our life. No, without Jesus, we will never experience the blessing. Because of God's grace, now we enjoy the freedom. Now we enjoy God's prosperity. Ang prosperity ay hindi tumutukoy sa material katulad ng pera. Ang tunay na kaligtasan, sabi nga natin, mga kapatid, never think that money is blessing. Hello, Pastor, ibig sabihin ang pera hindi natin kailangan. Kapatid, ang pera ay pambayad sa mga produkto o serbisyo na kinuha mo. No? It will never be a blessing. It will be a blessing sa paanong paraan when you use it to help other people, then it becomes a blessing. Pag ito ay itinulong mo sa nangangailangan, then it becomes a blessing. But when money has control over you, pwede ba mangyari yun, no? The love of money is the root of evil. Hello? Mag-i-increase ang pain if you love your money. I repeat, ang tao
na nagmamahal sa pera ay magbubunga ng pasakit. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Kaya kapatid, huwag mong malin ang salapi. Sapagkat sabi nga natin, pag minahal mo yan, kaya nga ang tao ngayon eh, dahil sa salapi, ibibenta ang kaluluwa. Dahil sa salapi, tatalikuran ang marangal na buhay. Imagine people who are righteous, lalo na sa government, na sa araw na nagsimula siya magnakaw. So sabi nga, hindi lang siya ang masusumpa, kasama rin tayo, no? Hindi lang yung corrupt, no? Pati yung nangungurap, yung naglalagay, they are both corrupt. Isipin nyo yun. But praise God, buti na lang merong Jesus Christ who saved us, who paid in full, hindi po installment. Buhay ni Kristo ang kapalit ng kaligtasan natin. Ang dugo ni Kristo ang kapalit ng kalayaan natin. Amen po ba? Kaya nga ho mga kapatid, when you understand the work of Jesus on the cross and its effect, then you will enjoy the full benefit of God's promises in your lives. Para ba sabi nga natin, because of sin, every blessing in heaven is being called, no, hindi makadaloy sa buhay natin. But when we accepted the Lord Jesus Christ, then blessings flow. Blessings flow sa buhay natin. Amen po ba? God is good. God is great. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya higit sa kagalingan sa cancer, higit sa pagkain mo sa araw-araw, higit sa pangangailangan mo sa araw-araw, the Lord provided for our salvation that will give us access in heaven. Hello. He saved our soul so that pain will end. So that there will be no more curse. Bakit po? Sapagkat tayo ay aalis ni Lord sa mundong ito patungo sa kanyang kaluwalhatian doon sa kanyang kaharian. He has transformed our lives, no, mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Everything is through Jesus Christ. Hallelujah. So brothers and sisters, nagtataka tayo bakit hindi pa dumadaloy ang pagpapala? Because maybe we lack faith. In order that the blessing of Abraham might come to the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Kapatid, everything is paid. Everything has been taken care of. Christ did the necessary work. So for the last time, tingnan natin mabuti. The effect of the law in our body is cursed. But our faith through Jesus Christ produced blessing. Ito ang tunay na pagpapala. Ang tayo ay pinatawad sa ating kasalanan, ang tayo ay nakararanas ng katuparan ng pangako ng Diyos sa pamagitan ng ating pananalig kay Kristo Jesus. Now, we are saved because of Jesus Christ. God formed you, but sin deformed you, but Christ transformed us. Ulitin ko, mga kapatid, hallelujah, na tunay nga katotohanan yung mga bagay na yan. Hallelujah. That God formed you, nilikha tayo ng Diyos, but sin deformed us. Dahil sa kasalanan, tayo ay nasira, nawasak. But Christ, Jesus Christ, through faith, transformed us. Yung nawasak ay muli niyang inayos. Kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Hindi lang siya nagbago sa puso, nagbago sa isip, but
Because of Jesus Christ, we are righteous and holy in the presence of God. God is good. God is great. Amen po ba? Sipin mo, a righteous person died in behalf of a sinner like me. He was wounded because of our transgression. No? So, hindi sa kasalanan ng iba, kundi sa kasalanan natin, kaya siya nakaranas ng kahirapan sa krus. So, kapatid, He took our place. He took our curse. He took our shame and clothed us with His righteousness. Napakabuti ng ating Diyos. So God bless you. Palakpakan natin ang Panginoon na siyang nagbigay sa atin ang isang kaligtasan na ganun na lamang. But you need to accept it. Samahan niyo ako sa panalangin at buksan natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Aming Ama, salamat po sa araw na ito na narinig namin ang iyong mga salita. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Jesucristo. Patawar mo kami sa mga nagawa naming kasalanan. Inaanyayahan ka namin na maging hari ng aming buhay. Hindi na kami ang masunod, kundi ikaw, at ilagay mo sa aming puso ang banal na pagkatakot na nagbubunga ng pagpapasakop at pagpapakumbaba sa iyong harapan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Lord, we thank you and we bless you, O God, for this wonderful, excellent, amazing salvation. Thank you, Lord, because you have paid in full everything in Jesus' mighty name. Salamat po na marami. Lord, may this wisdom, Lord, open heaven, open the doors of heaven, open the windows of heaven, and allow us to experience the fulfillment of your promises. In Jesus' mighty name, amen and amen. God bless you. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa Diyos lamang ang papuri.